Isa sa mga maganda at dapat yung tatandaan mga kaibigan ay kailangan malinis ang inyong pastulan. So, sa araw na to, lilinisin natin, tatanggal natin yung mga masasamang damo para mas maganda at mas mapadali ang pagkain ng ating mga alaga. Wala mga kaibigan, meron tayong mga kasama ngayon na Kulokoys, yan. Ayan, si Jurel, ayan, si Junjun. Si Junjun at yun, si Nigel, mga kaibigan, sila yung sasama sa atin ngayon. Tutulungan nila tayo. Ayan na, simula sila sa pagtao. Let's go! Unang napundar natin sa pagbibenta ng baka, mga kaibigan. So, ito, nabili namin siya kahapon. Kawasaki model niya, ito ang grass cutter namin na ginagamit. Two-stroke po ang gamit namin, mga kaibigan. So, nabili namin siya na 5,000 pero natawaran namin, umabot siya ng 4,700. Ayan, two-stroke siya mga kaibigan, kaya mas madali siyang gamitin para sa akin. Ito yung mga sinabi or mga nirequire nila na gawin namin para maganda yung pagtakbo or paggana ng grass cutter. So, anong gagawin natin mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan is, kailangan siyempre may gas kayo. So, maglalagay na tayo. Parang sa kalpat. Kailangan natin ng budo ah. Wala akong dalang budo. So ayan mga ibiga, ilagyan na natin yun, ilagyan natin siya ng tuti. Chupa, pinin yun. Okay na. So, ayan mga kaibigan, tapos na nating kargahan. Ang next na gagawin natin ay papa-under natin. Teka, ilayin natin ito. May tae pala ng kalabaw dito. Okay. So, anong gagawin mga kaibigan? Ayan. Kailangan, papakagatin muna natin siya dito. Kailangan may makagat siya ng konti bago nyo hilahin mga kaibigan. Hindi yung hila lang kayo ng hila na ganun. Ngayon, paagatin natin ng konti. So, ito mga kaibigan, meron siyang switch dito. Meron siyang switch dito, on, tsaka off. So, yan, in-on na natin siya. So, ngayon, ngayon na sinabi ko kanina, kailangan pakagatin nyo siya ng konti, tsaka nyo hilahin. Ayan. Isa pa. Okay. Ngayon, pag-umandar na mga kaibigan,
Isa pa sa kagandahan ng grass cutter, mga kabukid. Pwede mo itong gamitin para pangkuha ng pagkain ng iyong mga alaga, katulad ng aking ginagawa. Napakadali lang gamitin ng grass cutter para putulin ang mga damo na pwede mong ipakain sa iyong mga alaga. Hey, mga kaibigan, merienda na sila. Sarap ba? Anong kinakain nyo? Hansel. Pakita mo daw, pakita mo daw. Hansel. Tungo, apa ka? Hansel. Baka naman. Sabi nyo, sabay-sabay tayo. Hansel. Yeah, baka naman. Baka naman. Hey, mga kaibigan, nakahakot kami ng apat na sako. Ayan. At saka 4 and value 4 and 1 fourth na sako ang nakahakot namin, mga kaibigan. So, medyo nalinis na doon. Ayan, nakikita nyo naman. Pero may mga konti pa. Ang gagawin niya mamayang hapon, hahakutin namin, lalagyan namin dito para magiging malinis yung pagkakainan ng mga alaga natin. Ayan. Ito nga pala yung kubo, mga kaibigan. Ayan siya. Nakaraan kasi, mga kaibigan, kaya naging ganti yung bakod. Nakapasok yung isang ano, yung isang alaga natin na yun si Buntis. Kaya nasira yung bakod ngayon. Ilalaan kami ng oras siguro days from now, ayan, tsaka namin naayos yun kasi si daddy yun may rayuma eh, pinumataka yung sakit niya sa tuhod kaya hindi siya makapagtrabaho ng maayos ngayon. Actually napunta sila ng hospital ngayon, papa blood test siya, baka ano daw ang sakit niya. So pagpray natin, mga kaibigan, baka sana wag naman sana na malubha kung ano man yun. Ayan. Okay lang ba? Kaya pa ba? Pagod ba kayo? Si Junjun, hindi naman napagod. Upo-upo lang. Ano, may mingit ba kayo ngayon? Pagod ako eh. Pagod ako eh. Nakikita niyo yung, pamingit doon? Kira niyo kung makikita niyo yung pamingit. May pamingit ako doon eh. Mga nang hapon. Mga hapon siya. Yeah, boy. So ito mga kaibigan, itong ating mga naipon na sakate. Is mabayang hapon pag magpapainom tayo or after natin magpainom, tsaka tayo magbibigay sa kanila ng pagkain. So yun yung buntis natin, mga ilang araw na lang ito, mga kaibigan, mga anak mo to. Kasi Judith nito ang alam namin December eh, so sumobra na siya na ilang araw. Yan, mababang mababa na yung tiyan niya, mga kaibigan. Lipitan natin, tara. So ito siya, mga kaibigan, ha. Ilang araw na lang to siguro, lumalab. Yan, bumababa na yung kanyang suso, mga kaibigan niya. Pababa na ng pababa. Yan. Konti na lang to. Ilang araw na lang to, mga kaibigan. Laki na yung shadow yung chan niya. Pahawak nga ako, pahawak. Ayan. Napapakita ko sa inyo, guys, pag... yung araw na mga anak na siya, titignan natin siya. So tara, balik tayo dun sa mga bata. So yun, mga kaibigan, tapos na tayo. So babalik muna tayo dun sa bahay and siguro by 3 or 4 ganyan. Punta tayo, babalik tayo dito para ipainumin yung mga baka at the same time para pakainin natin sila. Unay muna natin silang painumin kasi may mga chances na pag pinakain natin sila, eh hindi na sila iinom, mga kaibigan. So gagawin natin, painom muna and then pakain. So pahinga muna tayo. So yun, mga kaibigan, papainom na tayo ng ating mga alagang
baka. Hinahabol namin yung isang maliit doon na guys kasi may mga ibang maliliit din na bisiro ngayon ang ginawa nung alaga namin maliit. Ang kalaan na baka. Sumasama siya kung saan saan nagpupunta. Plano sana namin hulihin kaso nagpunta sila doon sa dulo. Kaya mahirap habulin. Tingnan natin mamaya kung babalik sila dito. So, punta muna natin yung mga ibang alaga para painumin natin sila ng tubig. Let's go. Sige, tapin nyo ito. Painumin natin yun guys. Ito yung mixture ng tubig natin. May kasama na siyang asin. Ayan. Lapit lang dito. Ayan, sige. Para matuto kayo mag-alaga ng kalabaw. Ayan baka. Yung persehe na yan siya. Tapakan nyo yan. Ano yan? Diba? Yung mga, sige. Sige, inom. Ay, dumudi ko sa tingin nyo. May sugat pa? Ano? May sugat? Ang tenga. Eryo, dumudugo? May sprayan mamaya ng ceramide? Tignan natin guys kung kaya pa ng oras natin mag-administer mamaya ng ceramide. Kasi medyo dumadami na naman yung mga insekto sa kanya. Medyo matagal pa siya mag-mature guys eh. Ilang months na sa amin to? 9 months na sa amin to. Bali, hindi ko lang alam kung ilang months to nung nabili namin. Si daddy yung kasi yung bumili. So, yan. 10 months na sa amin tong baka na to. Yan pa rin yung laki niya. Medyo may development na nga eh. May development na siya kahit pa paano. Kaya lang, yung mga Brahma talaga guys, ganun talaga. Late mag-mature yung mga Brahma. Nagkapasok ito sa doon, pinakadulo. So, ilipat natin siya. Masaya. Masaya ang baka. Yung maliit kasi guys, kaya nakakawala lang yun talaga dito mostly. Kasi hindi namin alam na, hindi ko alam na may bago palang mga bagsak na maliliit na baka dun. And mostly lagi dito lang sumasama yung isang maliit namin. Ito sa maliit namin ito. Ayan, ang mangyari. Hindi ko inasahan na ganun. Sumama siya dun sa maliliit. Talaga niya dito banda. Medyo pinakadulo na para tayo mahirapan. Hindi ko na ito bibigyan ng soga. Yan. Hopefully guys, yung maliit bumalik siya dito sa isa na to. Yung maliit natin yun, yung anak nun. Yung isa na yun. Ito yung isang hinahin natin guys na maayat. Eh ang gagawin natin, ay sasap na guys. Pinapatawa ko siya ulit, sinasakit lang ko siya, nagka-cut and carry kami ng damo para sa kanya. Kukunin natin mamaya yung damo niya. Tignan natin kung mayroon pa siyang gatas. Natutuyo, ay mayroon pa siya. Kasi pinakapag-produce pa siya ng gatas. Hindi ang katama yun ang pagkain. Balita dun sa ating sasakyan. Painumin natin yung ibang baka. Tara, let's go. Salips! Salips! Paso ka diba? Bait niya no? Bait? Ayaw niya na maraming humahawak sa kanya no? Hindi naman. Depende lang yun.
namamasahe siya yan. Kailangan pag pagbalik natin bukas siguro makadala tayo ng brush. Okay. Subukan natin brush. Yung horn niya. Ito? Brush natin yung balat niya. Game! Katawan niya bukas. Ay, tayo naman yun. Kasi yung mag-spray tayo bukas. Sige ba? Spray natin. Kung may module na hindi na makakasama. Mm-hmm. Sa vernish pa. Namayamoy niya kayo. Eh? Hindi nga lilinisan. Kailangan malinisan nga rin. Matanggal yung kailangan tanggalin. Ay, ayun siya mo. Ano na, Milan? Lipat tayo sa kabila. Tapos na siyang binong. Yeah, haw na rin to. Gutom na rin. Okay, inom. Any day na lang to guys. Any days. Malapit-lapit na rin tong maglabas ng kanyang anak. Konting tiyaga na lang. Meron na lang tayong bagong baby. Ngayon, laki na ng tiyan yan, guys, eh. Diba? Buwang malaki yung tiyan yan. Sarap na sarap siya, oh. Ay, salub ka na. Saan pagkain? Bigyan ka tayo ng pagkain. Bigyan ka tayo ng pagkain. Tara, kuha tayo ng pagkain. Kuha tayo ng pagkain niya, guys. Nandun namin iniwan yung mga pagkain kanina. So malapit lang siya sa kubo. Lapit. Para malapit lang natin maibigay. Kaya plano ko guys, ilagay namin isang inahin dito. May anak doon kasama ng anak niya mismo. Para hindi na ano. Hindi na hassle pagpapakainin. Saka hindi kami nahihirapan pag lumalayo yung anak niya kung saan nagpupunta. So ibigay natin ito yung mga nag-grass cutter namin kanina umaki guys. Higyan natin siya. Yan, lapit na siya. Hindi ka dito, lumapit ka. Yan. Dami-dami eh. Dami-dami kang kakainin. Minsan nakatingin na rin, no? Sige, bibigyan kita mamaya. Huwag kumagalala. Sarap na sarap siya, guys, no? Kumay lupa lang kami dito, guys, na kahit na sumula dito hanggang doon lang kung may lupa kami na ganun. Kukulong ko na lang sila, guys, at magka-cut in carry na lang ako. Magkakatin kaya na lang ako ng mga pagkain nila. So kuha tayo ng isa para dun sa isang alaga natin. Isang buntis dun. Bigyan natin siya. Tapos pagdadala natin yung isang inahin natin dun. Kung mahuhuli natin yung isang maliit ngayon guys, lilipat natin siya dito bukas na umaga. At ito yung isang kulot na to, yun ang ililipat natin dun. Sa may tabi ng, ano, ng kubo. Kabilang kubo dun. Ayan yung aking mga asungot, guys. Ayan, bigyan natin siya. Sarap na sarap siya. Kapunta dito? Si Milan? Milan?
Ito na tayo sa ating inahin, guys. Hala, yun naman ang pinaglagyan mo. Dapat dun banda. Para hindi masyado naaano yung tali niya. Ayan. Ibig nga yung tito. Napakabait po nito. Diyan ba't yung matinulungan si Nigel, eh? Bunda lang sa ako sa kanya. 1 foot. And 1 foot. Dun. Hey, mo, mo. Isa nagre-reklamo na. Ayusin niyo yan. May mo, baka sipahin ka, wag kang mag-ganyan sa likod, di kanya kilala. Di kanya kilala, baka sipahin ka dyan, Jurel. Di kanya kilala, sipahin ka dyan. Subukan natin, paluhin mo dun sa likod. Doon ka sa likod, dali, paluhin mo. Mukhang baka... Baka hindi ka na magising. Doon yung dalawin niya na sa may maletra. Punta doon sa malit. Oh, yan. Kaya pa? Drive! Alam, paano, paano, paano? Hey guys, alam niya na yung gagawin natin magbubuhat. Sige, para pumayat ka. Sa sako, wala na isang sako yan eh. Mama. Oh, wag niyo mong binibigla. Choy guys, alam niyo pa yung gagawin niyo? Oh, alay! Alam mo, video kanyan dyan. Wala, may hirap na hirap sila. Alam niyo, Choy guys. Baktak niyo mga bakla. Itaktak mo. Itaas niyo, tapos ganyan, ay, kala pala yun. Kala, mahina. Mahina, yan o. Mahina. Ako, isang kamay ko lang yun eh. Sige nga. Wow. Wow. Guys, alam niyo yung gagawin niyo. Paano dyan? Subscribe! Anong subscribe? Subscribe! Huwag lang kayo maglaro nila. Ito na kayo. Guys, alam niyo ba yung gagawin niyo? Uwi na po tayo. Bayan niyo yung ano, para makakain yung malito. Okay guys, lahat na po tayo. Punta na po tayo. Paano? Sur! Ah! Nasa pa kami! Ayan, sarap kumakain na dyan. Ako po! Ginagawa niyo. Puro tayo lang ano dyan, ng baka o. Ii! Naman! Ayan guys, that's it for today's vlog. So maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, like and subscribe nyo na po ang ating YouTube channel for more new and exciting videos. So bye-bye! Salamat po sa panonood. Subscribe po. Bye-bye!